Hello po mga minamahal kong mga kababayan sa nampanig ng mundo. Kung ikaw po ay bago sa aking channel, please click subscribe, like and share. At mamaya mo na i-share pag sa palagay mo ay medyo okay naman itong mapapanood mo na ito. Today ang i-share ko po sa inyo ay kung ano nga ba ang buhay ng mga kasambahay sa abroad, sa dito sa ibang bansa. Ang buhay sa ibang bansa, syempre DH, ako, yung sa mga DH, ano nga ba ang buhay ng mga DH sa ibang bansa? Syempre, kaya nga DH, di magtatrabaho sa bahay, maglilinis ng mga kalat nila, magsisilbi sa kanila, utusan, ganun. Pero, yun, maglinis ng mga kubeta, pag-alaga ng mga batang, mga makukulit, mga pasaway. So, yun, ganyan. Tapos, ito pa, mas masaya. Kakain ka wala sa oras. Kakain ka kung ano lang yung meron. Maswerte yung mga maraming pagkain. Subo muna. Kasi habang nagpahinga lang ako ng konti kasi kakatapos ng ibang trabaho. Kain na kayo. Kain na kayo. So, sinisingit ko itong pagbablog kasi kasama ito sa nagpapasaya sa ating buhay. Kumbaga, ito yung magandang mapaglibangan. Habang nagtatrabaho ka, kailangan mo rin kasing bigyan ng time yung sarili mo. Kung hindi man nakakalabas, bigyan mo rin ng time yung sarili mo na ma-relax, na magawa yung mga kahit mamunting bagay na makakapagpasaya sa'yo, yung magbibigay sigla sa buhay mo, 'di ba? Tapos mag-selfie, tapos mag-post sa FB. O yun, malaking tulong 'yan sa mga OFW, lalo sa Middle East, promise, kasi yun nga sa Middle East ako. Nawawala ako kasi nagugutom na. Nagugutom. So, mahirap magsalita din habang kumakain. Tapos, kakwentuhan ko kayo. Pero, okay lang. Basta, maiparating ko sa inyo yung, buhay sa ibang bansa. Masaya naman. Mahirap lang trabaho. Kahit naman, anong trabaho, mahirap. Kahit mga mag-opisina. Kahit mga manager na, mahirap din naman. Lahat ng trabaho, wala naman trabahong maluwan, di ba? So, yun nga. Pag andito ka sa ibang bansa, kailangan talaga tibay ng loob. Tibay ng dibdib, tapang, at malasakit. Hindi naman ibig sabihin na matapang yung kailangan mo silang awayin or maging hari ka ng sarili mo. Matapang in a sense na matapang kang harapin yung mga challenges, yung mga problemang kakaharapin mo, kung paano mo papakisamahan at ang iyong mga amo, ang iyong mga kasama sa bahay, yung iba may mga kasama din ng mga kasambahay din, kung paano mo sila i-handle din or pakikipagayan, dapat, yun nga. Marami. Pero, dapat pa rin, na yun nga, pahalagahan mo yung sarili mo, ingatan mo, kasi yun lang ang puhunan natin dito sa pagtatrabaho. Kahit maraming trabaho, isingin mo pa rin na kailangan mong kumain. Tulad nito, susubo ulit. Shout out sa mga friends ko na nasa Middle East. Sana manood kayo lagi ng vlog ko. Saka share nyo naman. Para ma-inspire mo na akong gumawa ng vlog kasi ito lang yung libangan eh. Kaya kahit walang makeup, kahit nakapantulog lang, carry na. Basta madiban lang yung sarili natin. Kasi naman iba pa yung pagkalibangan, di ba? So, carry na to. At hindi na mag-trending, at least na libangan. Nag-i-enjoy tayo. And then, shout out ha sa mga friend ko sa Middle East, sa Oman, hi, sa Riyadh, sa Saudi, sa ba, syempre, lalong tigit sa Doha, Qatar. Hi sa inyong lahat.
sa Saudi, saan pa ba? Sa Kuwait, syempre, sa Kuwait. Marami tayong mga kababayan, mga friends, mga may pamangkin, ganyan. Sa Dubai. Basta saan panig naman, tapos sa meron din tayo sa Paris, dito sa England, meron din. Basta sa ibang, ay sa inyong lahat. Kung sino mga kanood nito, shout out sa inyo. Na nakakakilala sa akin. Syempre sa Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Yun nga, alam nyo naman syempre, pag buhay dito sa abroad, malungkot. Malungkot na masaya. Masaya kasi pagdating ng pagtapos ng kasapusan ng buwan, syempre may sweldo. Mahirap-hirap na yung kitaan sa Pilipinas, kahit katulong lang dito sa ibang bansa. Aba, syempre managerial na yun. Sa compare mo sa sweldo sa Pilipinas. Diba? So, saan ka pa? Pero syempre, wala pa rin pinakamasarap kundi buhay sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kahit tumulog ka pag gusto mo, kakain ka pa rin naman eh, kahit magpatulog-tulog ka lang. Makakapasyal ka kung kailan mo gusto. Makabili ka kung kailan mo gusto, di ba? Unlike pag andito ko sa ibang bansa, kailangan pantumiming sa amo. Para ka makalabas. Pero yun sa ibang bansa, maganda sa mga Europe or sa Canada. Kasi doon per oras, nasa yun na kung gaano ka kasipag magtrabaho. Ikaw na yung tatanungin. Tsaka mas nalaki syempre yung sweldo. Pero ako, nandito naman ako sa England. Pero, sweldo ko naman. Huwag nyo nang itanong. Huwag nyo itanong. Secret na lang muna. Mas makaranas din kayong magutom. Makaranas lang kayo na kumain lang ng kung ano lang. Basta yung maano lang. Pamatid gutom lang ha. Yung mga tira-tira. Isusave mo para may makain ka sa sunod na araw, di ba? Pero syempre, yung iba naman mga kababayan na nakaranas ng hindi maganda. Hindi naman lahat yung sinasabi sa pamilya kasi ayaw din nila mag-alala yung pamilya sa Pilipinas. Katulad ko, nakaranas din ako ng konting maltrato nung una. Pero hindi ko pinalam agad yun sa family ko. Diba? Kasi ayaw mo rin mag-alala sila yun. Baka mamaya akilihan nila yung aeroplano papunta doon, sunduin ka na. Pero huwag papatalo sa mga ganun kasi huwag patatalo sa mga challenges. Yung huwag ka agad uuwi, huwag ka agad susuko. Tapos uuwi ka na, tapos uuwi ka na, wala. Hindi mo man lang nabawi yung ginastos mo sa pag-a-apply mo, hindi sayang. Sa laban lang ng laban, yun ang buhay dito sa abroad eh, diba? So, yun nga. Kain mo na ulit, laki ko sumubo. Kain na kayo. Itong kinakain ko ngayon, ano to, Indian food, tira kagabi. Kasi hindi naman naubos namin. So nilagay ko sa rep, para ngayon may pagkain ako. Yung mga amo naman, hindi naman sila kakain ng mga tira. So ako lang, sayang naman kasi kung itatapon, marami pa. Ito pa. Mga may hapon siguro. May time rin na wala akong pagkain. May ibig ko sabihin yung wala akong may pwedeng magluto ka, so walang time magluto kasi marami kang trabaho. So, tis-tis na lang. So, yun muna mga kabayan. Parang seryoso na ako sinatapit. Kasi nga, kumakain ako, so mahirap namang magsalita habang kumakain. Tsaka unfair naman sa inyo kasi ako lang yung kumakain dito tapos kayo dyan eh. Baka hindi pa kumakain. So, tapusin ko na lang muna to. At tsaka salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe.
yung mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Pero mga nakasubscribe na, paki-like nyo na lang, tsaka paki-share nyo na rin. Thank you. Bye-bye. God bless.